Ang tanong po ay, gusto lang po namin sanang malaman kung paano po ang gagawin sa issue na ito tungkol sa lupa. May tatlong magkakapatid na lalaki at meron pong lupa na naiwan sa kanila ang kanilang yumaong ina. Buhay pa ang kanilang tatay. Ang titulo po ng lupa ay nakapangalan sa kanilang ina at namatay ito na walang kasulatan kung paano ang magiging hatian sa lupa. Ang tatlo pong anak na lalaki ay patay na. Ang panganay po na anak ng may-ari ng lupa ay may naiwang apat na anak. Ang ikalawang anak naman ng may-ari ay may apat din na anak na naiwan. Ang bunsong anak ng may-ari ay may naiwang asawa lamang at walang anak. Ang deed of assignment ay nakapangalan sa bunsong anak na lalaki at ang naghahawak ngayon ay ang naiwang asawa. Ang tanong po, sino po sa kanila ang may karapatang maghati-hati ng lupa? Nako, parang mathematics ito ah. Succession, more flashbacks. Ayun, eh, ayan, yung maaalala mo na naman yung professor mo. So, ito nga, Mera, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Medyo ano, no, hinimay natin ito. Nagkaroon pa nga tayo ng diagram. Papakita oo nga po, yung diagram natin, Attorney Dex. So, ayon po sa, ang mag-govern po na batas dito sa ating pag-uusapan today ay ang Civil Code of the Philippines, particularly po ang Law on Succession. Ang succession po may dalawang klase. Ito po yung testamentary and intestate succession. Sa testamentary succession po, ito po yung may mga iniwan na last will and testament nga po na sinasabi natin. Tama po ba, Attorney Dex? Tama. Pero dito sa sitwasyon na to. Sa sitwasyon po natin ngayon ay isang intestate succession. Dahil sabi nga po nang nag-send sa atin ng tanong, wala nga daw pong iniwang kasulatan ang nanay na namatay. Kaya naman po, sabi po sa Civil Code, particularly on the intestate succession, ay ang mangkukuha po o ang may karapatan pong maghati-hati ng kalupaan ng isang ina ay ang naiwan na tatay at ang kanyang mga anak. Pero Attorney Dex, baka po magtaka sila kung bakit tatlo lamang po yung maghahati-hati, hindi po kasama yung ng anak. Bakit nga po ba ganito, Attorney Dex? Kasi may tinatawag tayo na right of representation, no? Kasi na sinabi mismo sa question, patay na lahat yung mga anak. Pero yung dalawa doon, may mga anak din. So yung mga apo, no? Yung pangatlo, yung bunso, walang anak pero may asawa. So ano bang sinasabi ng batas tungkol dito, yung tinatawag natin na right of representation? Opo, sabi po sa right of representation, kung patay na po yung mga anak at meron pong mga natirang apo doon sa direct descending line, i-represent po nila yung kanilang mga magulang para sa mamanahin pa nito sa kanilang mga lolo't lola. Since dito po sa kaso na to, yung first and second child po nang namatay, merong tig-aapat na anak, ang makakakuha po ng hati sa mana ay yung mga apo. Nangyari lamang po na doon sa pangatlong anak, wala na pong natirang, wala pong apo at asawa lang ang natira. Hindi po pwede na makakuha yung asawa ng mana through right of representation. Dahil nga po, hindi po siya, unang-una po, hindi po siya compulsory heirs and under po ng law on succession sa intestate po, direct descending line nga po dapat. So, hindi nga po siya kasama doon sa makakapagmana. Ngayon, Attorney Dex, nalaman na po natin kung sino-sino po ang maghahatian sa mga naiwang kayamanan ng namatay. Paano nga po ba? Magkano po ba? Paano po ang hahati-hatian nila, Attorney Dex? Ayun, Mera, no? May sinasabi ang batas na you can get yung mga representatives, yung mga po, first tier pest. So ano ba itong first tier pest na to? Mera. Itong first tier pest po, for example na lang, Attorney Dex, ang halaga po nung naiwan na lupa ay 1 million pesos. Sabihin na lang natin ang 1 million. Since tatlo po silang maghahati-hati, sabihin na lang natin na 333,000 each po kada yung sa naiwan na asawa tapos po yung doon sa dalawang anak.
Mm-hmm. Ngayon, may apat na apo po. Hindi po sila pwedeng tag 333,000 each kasi yun po yung tinatawag nating per capita or by their own right. So dahil po magmamana lamang sila through right of representation, ang makukuha lang po nila are first year pes. Ibig sabihin po nito, hahatiin pa po nila yung 333,000 sa kanilang apat. Hindi po okay. Sila tag 333,000 each. Tama po ba yung first year pes? Tama, tama, oo. Kasi yung tatay makakuha ng 333,000, no? Pero yung apat na anak, yung 333,000 na magulang nila na namatay na, hahatiin pa nila ng apat yan. So yun lang po ang ibig sabihin. Simple lang ang first year pes. So ganun yung hatian natin, no? So ngayon, merong issue, 'di ba? May deed of assignment na nakita and nasa kamay, nasa possession ng asawa ng bunsong kapatid na namatay na rin pero walang anak. So, ano ba ang karapatan ng asawa dito? Ano ba ang sinasabi ng batas natin dito? Sabi po, meron sa batas po, meron po tayong tinatawag na collation. Ngayon, depende pa po yan, Attorney Dex, kung gratuitously bang nang nasa kanila yung deed of donation or binili po ng pangatlong anak yung lupain na yon para mapunta sa kanya. So kapag nandun po tayo sa first circumstance, binili po nila ngayon kaya nasa kanila yung deed. Hindi na po pwedeng isama to doon sa mamanahin nung tatlong compulsory heirs na natitira. Kasi po, meron pong consideration kung bakit napunta sa kanila yung deed. So, out na po yun. Pero, Attorney Dex, paano nga po ba kapag binigay lang gratuitously sa kanila itong lupa na to? Ito, Mera, pag dinonate lang, ayun, yun yung tinatawag na collation. Kailangan mong isama sa sum of the properties ng deceased yung dinonate sa'yo. Kasi may impair, of course, yung mga karapatan ng iba. Kailangan din, may hati din sila kung dinonate lang. Pero kasi, ang explain natin na mabuti, pag binenta ito, mayroong exchange of value na kasi. May pera na kapalit. So, yung pera na yun, nandun na rin yun sa estate. So, hindi na kailangan ilagay yung value na yun sa sum of properties ng ating deceased parent dito.